pag-usapan natin kung paano kayo makakatipid sa mga bubong ng bahay. Kasi may mga nakita ako guys na ganito yung mga ginagamit sa patungan ng yero, sa kunilan ng yero. Ayan siya, ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Kaya dito guys, malalaman nyo kung saan kayo mas nakakatipid. Ito muna tayo dun sa ipapatong natin sa may biga. Ito guys, ang size nito 2x2x4. 1.2 lamang po ito, pero mas maganda po 1.5. Ito, 1.5. Pwede rin po kayo gumawa na ganito. Angle bar, pag dikitin lamang po ninyo ito, tapos talagyan po ninyo siya ng brace, yan, napakatibay po yan. Ito po ay sariling opinion ko po lamang, base na rin po sa ating mga ginagawa, dahil tayo po ay isang welder. Kung sarili kong opinion lamang po yun, ito ay gusto kong matulungan yung mga nanay at tatay na gustong makatipid sa kanilang pagpapagawa sa kanilang bahay. Ito naman eh, para sa akin, as long as na marami kayong budget, okay lang kahit anong gawin nyo sa bahay nyo. Wala man po ay para sa maliit ang budget. Yun po ang aking concern dito. Ito po, kasi karamihan sa mga kabayan, terrace, nakita po natin kasi, ito ang ginagamit po nila sa kabitan po ng yero. Ito po, 2x2. At saka, ito, si Parlings. Natural lang po ito. Ito, si Parlings kasi po ito ay talagang ito po ang ginagamit natin doon. Yan. Mamaya po, alamin natin kung magkano ang mga presyo ng mga ito. At saka po ito, may nakita pa po ito, lagay ng ganito. Ito po ay para sa akin, un-advised na po ito. Hindi na po advised na po ito mga gagamitin. Kaya tatanggalin na natin po siya. Ngayon po, sa kabayan, mas maganda po, ito yung mas magandang kakapitan ng mga kapitan ng yer natin. Ayan, 2x2x4, mas maganda po ako 1.5 kasi po makapal siya. Sa mga terrace-terrace lamang po, ito, pwede na po siya. Ito, kahit sa truss beam po, pwede siya. Mas maganda po 1.5, 2x3x1.5. Ito, sa mga pag-ano niya, pa-diretso, kakapitan ng mga C-parlings. Ayan, ito, 2x3x1.2, okay na po yun. Ngayon po, pag-usapan po natin ang mga presyo nito. Pag-usapan po natin, tatanggalin na po natin ito. Kasi po, sa hardware, ang presyo po nito, nasa 520, kung lamang po ito, 2x2x1.2. Yung mas makapal po rito, nasa 600, 1.5. Ito po, nasa 320 lamang po ang presyo po nito. Matigas, makapal, medyo okay na po ito kasi 2x3x1.2 po ito. Kung gusto po yung mas matibay pa, pwede po yung 2x3x1.5. Ito po, ito hindi ko na po isasali ito kasi hindi para sa akin, hindi na po advisable po yan. Ito po, nasa 700 lamang po. Sa terrace, okay na po ito. Pwede rin naman po sa kabayan kung talagang gusto nyo. Yung bahay nyo po ay maliit lamang, okay na po yun. Ito, yung pinakakilo niya po. Ngayon, ito pala natin ito dahil ano, nakalimutan ko po ito. Ito, ito. 1x2x1.2 po ito. Pero may mga nakita rin po akong naglalagay ng ganito. Meron yung iba, 1.5 po yung nilalagay nila. Ito po, nakaganyan po siya. Oh. Ito po kaya nga, pinapaliwanag po sa inyo kung saan po kayo mas makatitipid. Ito po, ang presyo lamang po nito ay nasa 320 lamang. Ito po, nasa 500. 520, 1.2x2x2. Ito po, sinapunan natin sa dito. Ito po, bali ang presyo po nito, nasa 500 din. So, kung yung kabahayan po natin, nasa 20x20 o 6 meters by 6 meters,
Karaniwan po kasi ito, kapag may bulada na 80, kapag butterfly lang po yung bubong, pag ganun lamang po. Ang pumapasok na kapitan po ng yero doon, na parlings, yung pag ganyan po niya, bali, pan po siya. Nasa pito-pito po, kabilaan. Pero may yung 6 meters po ng parlings natin, tapos po yun, magdudugtong po tayo. So, ibig sabihin, yung pito-pito po napapasok ganyan ng parlings, o ito, ang inuubos po ng 6x6, umabot siya ng 18 pieces. Ito yung gagamitin natin na ilalagay dun sa ternalyan po ng yero. Ang presyo po nito nasa 520. Diba po? Ngayon, ito po yung 320. Di, ibig sabihin po, sa bawat isa pong ganito na ilalagay natin, nakakatipid po tayo ng 200. Ngayon po, kukwentahan natin sa 18 na papasok na ganito. Sa kabahayan po yun ha, hindi po sa terrace. Sa terrace po, kung ilan lamang po yung papasok, yun lang po yung matitipid nyo. Yun po yung ibig sabihin doon. So, ganito po natin, yung 18 na papasok, ito ang presyo na ito, 320. Tapos ito, 520. Nakakatipid po tayo ng 200 bawat isa po nito. Kukwentahin po natin sa 18 times 200. Mapatak po siya ng 36. Di, napakalaking bagay po yun. Marami na po mabibili yun. Makakabili na po tayo ng mga simento, yun, pagpalitada. Kasi po, sasabihin nila, patibay po ito. Ano po bang... Ito po kasi, kung porsyentuhan po yung gagawa, eh talaga kung ito yung re-recommend nila. Kasi malaki po yung kikitahan dito. Kasi hindi na po sila maglalagay po ng brace dito. Ayan. Ay, sorry po. Ayan, hindi na po kasi sila maglalagay ng brace dito. Ito, re-weldingin na lang po nila dito. Ang tala po dito kasi, ito, ang ilalagay po nila dito, angle bar. Yan po. Napakatibay po niyan. Angle bar na to ba ito? Pwede rin pong, ano, yung onomedia, ang size, kahit 316, 1/4, okay lang po. Huwag lamang po kayo magpapalagay nito. Yan. Ito po kayo, sa kapahin po, huwag po kayo magpapalagay ng ganyan. Kasi ito po, konti lang po welding yan sa katagalan po. Kasi, yung mga welding, ito po, yung mga welding, kinakalawang po yan. Kaya kapag nag-umpisa pong kinalawang yun, mapupunit na po dyan. Kaya mas maganda po ito pong gamitin natin. Ito po, yung sa ano, mas nakakatipid pa rin tayo dito. Dito po, mas nakakatipid pa rin tayo. Kasi ang presyo po nito nasa 500, mahigit, ganun. Iba-iba po kasi ang presyo ng mga hardware. Titingin po kayo doon sa mas nakakamura po kayo. Pero para sa akin po kasi, ito lang po ang pinaka-the best na mas nakakatipid po kayo. Kung sasabihin nyo lang mas matibay po ito, parehas lamang po yan. Kasi yung isa lamang po kakapitan ng tornilyo, kung 1.2 po ito, 1.2 rin po ito, parehas lang po ang tibay niyan. Parehas lamang po, hindi naman po lulusot dito yan yung tornilyo. Kasi kung halimbawa lang span po, posible naman po maglalagay siya ng 4 na texture dyan. Wala naman po ganun size. Yan po. Kaya ito po ay para sa aking opinion lamang po. Hindi tayo nagkupan sa mga kasama natin na gumagawa ng bubong, mga welder. Ito po ay para sa atin rin lahat na mga nanay at tatay kung saan lamang po papasok yung budget natin. Ngayon po, kung nagustuhan niyo po yung video natin, sa susunod po, pag-usapan po naman natin kung ilan yung maubos natin sa yero sa mga bubong, kung anong size ng bahay nyo. Yun po, pag-usapan natin, papaliwanag natin kung ilan yung magagastos nyo. Yun po, kung nagustuhan nyo po, pakilike po, tsaka pakisubscribe na rin. Maraming salamat po.